Hindi ka ba makapag-decide kung anong setup or karga ang ikakabit mo sa scooter mo? Ano ba talaga ang kailangan mo? Arangkada or dulo? Well, dito sa vlog na ito, bibigyan namin kayo ng tips kung anong pyesa at kung anong power ang nababagay sa scooter nyo. This is the top 5 best kargado setup for your scooters. Huwag na natin patagalin to. This is BustyBoys.ph at welcome sa ating motor review. Bago tayong magsimula sa ating modifications, make sure lang na nakahanap na kayo ng trusted na mekaniko at motorcycle shop para hindi masayang ang inyong pinagpaguran na pera. Para lumakas yung arangkada at top speed ng inyong mga scooters, dalawang bagay lang ang dapat nyong i-modify, bore and stroke. Bore, which is yung diameter ng cylinder, at yung stroke naman is yung distance ng travel ng piston from bottom dead center to top dead center. Yan lang ang sikreto kung talagang lakas ng makina ang pag-uusapan. Dito sa best kargado setup, magsisimula tayo sa pinaka-budget nil hanggang sa pinaka-mataas na worth ng pyesa, pero worth it naman yung power na may bibigay. Best kargado setup number 5, pang-gilid setup. Ito na yung pinaka-mura sa lahat ng mga modifications. At kung araw-araw na biyahe ang pag-uusapan, wala ka magiging problema dito. Ang panggilid setup ay binubuo ng kalkal pulley or racing pulley, stock or yung mas magaan na fly ball, racing clutch lining, center spring, at clutch bell. Ang sikreto lang dito is yung kalkal pulley at yung kalkal torque drive. So ang gagawin is yung stock pulley mo ipapakalkal natin sa trusted nyong mekaniko or machine shop. Then, ipapadegree yung surface ng pulley from 14 degrees gagawing 13.5 at kukutkutin yung rampahan ng bola para mas lalong rumampa yung bola pataas. Pagdating naman sa torque drive, babawasan natin yung magkabilang dulo ng slot na pinagdadaluyan ng pin. At ang resulta, yung belt bandang torque drive ay nakasagad hanggang dulo. At pag nag-throttle na kayo, yung belt sa torque drive mula sa taas, maisasagad pa niya hanggang pinakababa. Para tulungan naman si pulley na maisagad naman yung belt hanggang sa pinakataas. So kung magpapakalkal ka ng pulley at torque drive, aabutin ka ng approximately 800 pesos up to 1,500 pataas. Or depende sa ipapagawa mo. Kung racing pulley setup naman, aabutin ka ng approximately 1,500 pesos up to 2,000 pesos pataas. Sa setup na to, hindi ka madadagdagan ng displacement. Pero mararamdaman mo naman na nadadagdagan ka ng torque at top speed from 110 up to 120 kilometers per hour. Again, depende yan sa setup mo at timbang kung paano mo marireach yung top speed. Okay. Best kargado setup number 4, 54 all stock. Kung bitin ka sa number 5, ito na yung setup na para sa iyo. Ito rin yung tinatawag nila na silent killer kasi kahit naka 54mm bore ka, pwede mo pa rin gamitin yung stock pipe mo. So hindi ka nila mahahalata na naka 135cc ka na pala. 54 all stock ay binubuo ng 54mm bore plus rigid carb plus racing cams. Sa racing cams, malaki ang maiko-contribute nito sa inyong mga scooters. Ang trabaho nito is to give lift or duration sa barbola para makapasok ang mas maraming air and fuel sa chamber at para magbigay ng mas malakas na output. Since naka-racing cams ka na, sundutan mo na lang ng racing ignition coil at rigid spark plug para mas lalong masunog yung air-fuel mixture sa head. Kung i-compute natin yung displacement, bore times stroke times 0.0007854. So ang lalabas ay 135cc. Once na magpalit ka ng bore, madadagdagan ka ng mid to high RPMs dahil sa additional volume ng air-fuel mixture sa chamber. So ang kailangan mo na lang ay alagaan sa langis at tune-up para maging maganda ang performance ng 54 all-stock mo. Okay!
best cargado setup number 359 power. Kung seryoso ka na sa pagmo-modify, ito na yung setup na para sa iyo. Marami na ang gumagamit nito, hindi lang pang drag race, pwede na rin siyang pang everyday use at long ride. Once na nagsalpak ka ng 59mm, ang displacement mo ay magiging 158.29cc or i-round off na lang natin sa 160cc. Hindi ibig sabihin na kapag 160cc na ang inyong mga scooter, eh mahihigitan mo na yung Aerox at NMAX, pati na rin yung Raider 150. Again, depende yan sa mekaniko nyo, sa pagtono at sa mga piyesang gagamitin. 59 power ay binubuo ng 59mm bore, 28mm carb, racing cams, port and polish, electricals, ibig sabihin racing ignition coil, spark plug, at racing CDI, plus idagdag mo na yung panggilid setup. Kung mapapansin nyo, meron tayong dinagdag na 28mm carb para mas lalong makompensate yung volume ng 59mm bore. Then, meron tayong tinatawag na PNP or port and polish. Ito naman ay additional modification na ipoport yung chamber ng intake at exhaust para mas ma-improve yung flow ng air-fuel mixture sa head. Meron tayong racing CDI. Siya yung nagbibigay ng mas mahabang RPMs para tulungan yung makina mo na mabigyan ng mas mataas na limiter para ma-reach yung top speed versus doon sa stock CDI na may mababang limiter. Anong performance ang maibibigay ng 59mm bore? Sa mga scooters na 110, 115 at 125cc ay originally galing siya sa long stroke. Ang power ng long stroke ay nasa low to mid RPMs. Kapag nagsalpak ka ng 59mm bore, nagdadagdag tayo ng additional horsepower or yung tinatawag na mid to high RPMs. So kung magdadagdag ka ng 59mm, ito ay nagre-range from 1,500 and up. At depende na rin yan sa brand ng makukuha nyo. Okay. Best cargado setup number 2, 59 big bulbs. Kung bitin ka pa sa 59 power, ito na yung setup na para sa iyo. Big bulbs, ibig sabihin from stock na barbula at cylinder head, lalakihan mo na siya para mas maraming pumasok na air and fuel mixture sa head. Ang pinakamura at matibay na big bulbs ay yung brand na Hachi, ranging from 2,500. May iba't ibang sukat ng aftermarket na big bulbs tulad ng 24-28, 25-30, 26-31.5 at mas mataas pa. Sa brand naman, lahat po ito ay matibay at trusted ng mga naka Mio 59 big bulbs tulad ng MTRT, SpecV, JVT, ASV, TCMP at marami pang iba. Kung power ang pag-uusapan, malakas ang performance ng big bulbs sa low and mid range dahil yung flow ng air fuel nito ay restricted. Hindi po ito nakakadagdag ng displacement pero madadagdagan nito ang torque at horsepower ng scooter mo. Ang magandang kapartner ng big bulbs ay racing cams, 28mm carb, port and polish, racing ignition coil, iridium spark plug, at racing CDI. Isama mo na yung panggilid setup at magandang power pipe. Okay. And lastly, the best cargado setup para sa inyong mga scooter, 4 valves. Ooh. Ito na yung cargado setup natin na pinakamataas sa lahat ng modifications. 4 valves, ibig sabihin, from 2 valves, gagawin na nating 4 valves. Ooh. 4 na barbula. So, ibig sabihin, meron kang 2 intake at 2 exhaust. Sa mga scooters ngayon, ang naka 4 valves ay yung Aerox 155 at NMAX 155. Pero huwag nating kalimutan kung saan nagsimula yung 4 valve. Raider 125, Raider 150, Sniper 135 at Sniper 155. Meron tayong 2 klase ng 4 valves. Single overhead cam at dual overhead cam. Single overhead cam meaning isang camshaft lang ang gumagana para mag-function yung 4 na barbula. Dual overhead cam naman meaning 2 camshaft ang nag-ooperate sa intake valves at exhaust valves. Sa single overhead cam, ang power na binibigay nito ay sa low and mid-range RPMs. More on torque or arakada. Sa dual overhead cam naman, ang power naman niya ay nasa mid to high range of RPMs. More on horsepower or sa madaling salita,
top speed. Sa single overhead cam na 4 valves, ang meron nito ay Aerox 155, NMAX 155, Sniper 155, at R15. Sa dual overhead cam naman, meron ito ay yung Supra GTR 150, RS 150, GSX 150R, CBR 150R, at yung King of Underbone na Raider 150. So wag na kayong magtaka kung grabe mag-top speed itong Raider 150 dahil yung 4 valves nito ay dual overhead cam. Sa bore naman, pwede ka magpakabit ng 59mm. Pwede namang 61mm, 65mm up to the maximum. Sa 4 valves naman, meron siyang size na 19-21, 20.5, 23, 21-23, 23-26 up to the maximum. Kung budget ang pag-uusapan, ang single overhead cam na 4 valves ay nagre-range from 11,000 pataas. At sa dual overhead cam naman na 4 valves, ito ay nagre-range ng 20,000 pataas. Depende yan sa brand at depende rin yan sa size. Okay. Sa pagmamodify ng scooter, pwede naman tayo magsimula sa pinakababa o yung tinatawag na budget mill at pwede ka naman dumiretso sa pinakamataas na modification. Pero lagi niyong tatandaan, lahat ng modifications ay nakasalalay sa trusted na mekaniko at kung paano mo alagaan sa langis at tune-up ang inyong mga scooter. Kung nagustuhan nyo itong motor review natin, please give me a thumbs up, like and share this vlog sa families nyo, relatives nyo, circle of friends, at sa lahat ng kapwa natin karatrat. And also, please leave your comment down below kung ano masasabi nyo dito sa top 5 best cargado setup for your scooters. Para sa mga updates and other vlogs, please visit my Twitter account, Facebook account, and YouTube channel na BustyBoys.ph. Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. This is BustyBoys.ph at kita-kita po tayo sa susunod na motor review.